Nung ako po ay nasa Lopez, apat na taong kami nag-broadcast doon. Magazine type po ang aming style. Ako yung sa health, ako ang host, ako ang sa health at saka sa family, Tigikinsi Minutos. Yung huling 30 minuto ay yung mga lima na nag-broadcast, nag, Bible study, tatlo sila, kuminsan dalawa panel. Ang regular, ang aming broadcast for 6,000 per month, TTH, alas 8 hanggang alas 9. Ang aming regular texter ay 20 kada broadcast ko. Ang aking style, kapag kayo'y makasagot sa tanong ko at dumating sa akin ang text bago kami umuwi, ay kayo makakatanggap ng load na 15 pesos load. Oh, talaga namang, ang dami, regular. Kung minsan, inaabot pa ng 30. Yan, ganun lang yon mga kapatid. Para makita nyo yung ganun, ha? Ano lang, yung, magkano lang naman yon. Tatlo ang binibigyan ko. 15, 45. Ayun ay, siguro mga 50 per broadcast. At least nakikita nyo kung gaano karami, mga kapatid. Yeah? What is, ano? Salip na mag-load ako ngayon, sa kanila ako ilo-load. Automatic, pag ano, nilo-load ko na kasi mayroon akong loader na dala-dala. Yeah? So, dito naman sa Pinamalayan, 1-5, isang buwan, apat na broadcast session. Abay, napakamura po yun, mga kapatid. So, sana'y huwag niyong puputulin yung ganun. Marami pong mga tao na silent listener sa ating radio program. So, Pastor Nair, ipanalangin po natin itong mga broadcasters. Saka pala, mayroon ba kayong mga tanong sa inyong mga ministry? Mayroon ba kayong mga na-encounter na mga slight issues or problem? Na kung mayroon mga magkaroon kayo ng ibang ano, di i-contact nyo lang po kami. At kayo amin tutulungan. Basta, sundin po natin ang kung hindi nyo pa alam yung broadcast ethics ng KBP, ang broadcast ethics po natin ay masumpungan sa Philippians 4:8. Whatsoever things are pure, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are etc., and of good report, think of these things. Huwag po yung gagaya dun sa aking broadcasters. Kasi yung broadcasters ko na layman, ay ang aming sinusundan ay born again. Minsan ay binabanatan kami. Ay bumabanat din kayo minsan. Tinatapi ko. Andun lang naman ako. Hindi ko naalis. Tinatapi ko. Shhh! Huwag babanatan. Kaya pag alis namin sa booth, ay sermon ang abot sa akin lagi. Kako, hindi tayo pumunta rito para nakipagdebate. Nandito tayo para tayo ay mag-share ng gospel ng Panginoon. Ano? So, yun po ang broadcast ethics natin. Kasi kapag tayo ay nariyan, makipagdebate, baka sa halip na maging fraudful ang ating ministry ay kakaiba na. Kasi ako'y nasa Katanawan, Pastor Ner, ako'y may broadcasting sa Katanawan, tatlong oras at tatlong taon. Radyo natin din, ang aming bayad ay 6,000, TTH din, 8 to 9. Paborito ko kasing panahon, 8 to 9. Kung bakit 8 to 9? Kasi pag 8 to 9, ang mga ina ng tahanan at mga ano, ay dead, kumbaga yan ay dead spot sa television. Dead spot yan, walang magandang programa sa TV at yung mga nanay ay busy na nasa bahay, naglalaba, nagsisimpan. Yung mga nasa opisina, nakaupo yan. So sigurado sila makikinig sa akin. Yun ang aking, pag ako'y nagbili ng oras, yun talaga ang ipinipilit ko. Sasabihin sa akin, medyo mahal to pastor. Okay lang, basta kaya ko. 8 to 9 or 9 to 10. Yun ang akin. Ngayon, yung lima na kasama ko lagi, ay laging ang, kumbaga, sa pagtatapos ng broadcast namin ay, ano na, magta-touch down na sana. Pero biglang ibabalik sa Sabado. Biglang ang laging tapos niya ay, kung hindi Sabado ay, utos. Saan dapat magtapos ang ating broadcast sa Bible, mga kapatid? Ha? Saan magtatapos dapat? Ha? Sana pilitin po natin na ito yung magtapos kanino?
kay Kristo. Laging si Kristo ang sentro ng ating radio broadcast. Kung nagagawa ng ating mga kapatid. Tayo naman, ang broadcast natin ay dapat magtapos sa kay Kristo. Mahal tayo ni Kristo. Yun lagi, mahal tayo ni Kristo. Kaya siya namatay, mahal tayo ni Kristo. Kaya natin ito yung ginagawa, mahal tayo ni Kristo, mga kapatid. Bakit natin ipinapangilin ng Sabat? Bakit tayo hindi kumakain ng baboy? Kasi para hindi tayo sumayaw doon sa... Uy, iba kasi, may nagtatanong, bakit kayo hindi kumakain ng baboy? Ba't hindi kayo kumakain ng mapupula? Sasagutin, ay saya, silang kumakain ng mga karmaldobang bagay ay darating sa... Nako, sa impyerno. Kaya sasagutin, ay kayo hindi kumakain ng baboy kasi ang kumakain ng baboy at mga karmaldobang ay nagpra-practice ng pagsayaw sa impyerno. Huwag naman ganun. Sasabihin ninyo, kaya hindi kumakain ng baboy na ganun. Mahal tayo ni Jesus. Dalawang talata. Tatlong talata lang sagot nun. John, 3 John. Ang sabi doon, nais ng Diyos na hindi lamang tayo malakas sa saan? Sa pangatawang kundi sa ating spiritual. Bakit? Bakit nais ng Diyos na tayo maging malakas? Sapagkat ikaw ay lahing hirang bansang banal, bayang sariling pag-aari ng Diyos. Kaya hindi kumakain kami ng baboy kasi mahal kami ng Diyos sapagkat tayo ay bayang sariling pinag-aari. Ganun lang. Ano, bagamat may katotohanan yung nasa Isaiah, totoo naman yun eh. Pero sa ganyan ay hindi akma, mga kapatid. Ano? So, really, let's try na sa ating broadcast ay maging friendly tayo at laging si Kristo ang ating huling mga panlalatang maririnig nila. Okay? Sa ating pagtatapos, tayo po ay muling manalangin. Dakila po naming Panginoon na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa hapong pong ito, pinapasalamatan po namin kayo sapagkat pinagkalooban po ang eryang ito ng mga kapatid na handang maglingkod sa broadcast ministry. Maraming salamat po sa mga talino na inyong ipinagkatiwala na sa magitan po ng airwaves, marating po namin ang mga tao at mga bahay na hindi namin marating sa personal na pamamaraan. At sa magitan po nito ay maraming mga tao makarinig ng katotohanang nais ninyong iparinig sa kanila. Maging handa sila sa pabalik ng aming Panginoon. At kami po, sampu ng aming mga tagapakinig, maging ng aming mga contacts, mga kaibigan, mga interest, ay magkakasamang handa na salubuin si Jesus sa kanyang pagbabalik. Patubayan po ang aming mga broadcasters sa kanilang pang-araw-araw na broadcast. Ingatan po sila sa kanilang paglalakbay o paglalagad papunta sa station at pabalik. At patuloy silang makaranas ng iyong papatnubay ng iyong Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa patuloy pagpapala sa amin. Higit sa lahat sa pagkatawag niyo sa amin na kami inyong maging mga anak na mga lalaki at mga babae at higit sa pribilehiyong ipinagkatiwala na kami maging kamanggagawa niyo sa kaligtasan ng maraming mga tao sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. God bless you, fellow broadcasters. Ngayon po yung alas dos na, tayo po'y dadakot na sa turnover.